Suportado na rin ng Department of Health ang mungkahing ipagbawal na ang home quarantine ng mga COVID-19 patient. Tiniyak naman ng National Task Force Against COVID-19 na sapat at hindi pa puno ang mga isolation facility sa bansa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dati pang sinasabi ng DOH at ng National Task Force, isang ugat ng community transmission ang pag-home quarantine ng mga taong may COVID-19. Kaya suportado nila ang mungkahi na ipagbawal na ang home quarantine. Nung sila ay umikot, nakita nila ang dami talagang nag-home quarantine sa ating mga komunidad. And this has been one of the factors that were identified kung bakit nagkakaroon tayo ng community transmission. That's why ito po yung proposal at recommendation ngayon ng ating National Task Force together with the ILG na mas preferred na ngayon ng gobyerno para mas ma-contain natin ang transmission para magkaroon na lang ng quarantine isolation or temporary treatment and monitoring facility, ilagay at i-isolate ang ating mga symptomatics at mga close contacts instead of doing home quarantine. Ang problema raw kasi sa home quarantine, hindi naman daw madalas na susunod ang health protocol sa bahay. Mismong si DILG Secretary Eduardo Anyo na dalawang beses nang nagkaroon ng COVID-19, aminadong hindi epektibo ang pagka-quarantine sa bahay. Sa personal experience ko, nung bago ako nadala sa hospital, nag-stay ako sa bahay. Meron din ako isolation area, pero nahawa pa rin yung wife ko. No? So talagang pinakamaganda talaga na as early as possible ma-isolate talaga natin. Pero paglilinaw ng National Task Force Against COVID-19, ipapa-aproba pa nila ito sa Interagency Task Force. Titingnan po natin kasi yung nasa general rule kasi naka-allowed ang home quarantine. Ang ano na po namin, ang directive po namin is gagawin po namin na as much possible, talagang dinidiscourage natin yung home quarantine. Hindi pa rin daw ganap na ipagbabawal ang home quarantine dahil may ilang kaso pa rin exempted sa isinusulong na patakaran. Pero hindi pa malinaw sa ngayon kung anong kaso ang pasok sa exemption. Ang tiniyak ng NTF, hindi pa puno ang mga isolation facility sa bansa. Kaya panawagan nila sa mga nakakaramdam ng sintomas. Sa ating isolation facilities, may doktor, may nurse, may gamot. At kung halimbawa magiging critical ka through the one hospital command, meron na kaagad na naka-allocate sa'yo na hospital room or ICU bed. No? Rather than too late ka na tapos maghahanap ka, mag-aantay ka sa ER, doon actually dumataas yung ating death rate. Oras na maaprobahan ang home quarantine ban, mismong mga alkalde ang magtitiyak na ipatutupad ito sa kanilang nasasakupan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.